Hello, hello, hello. Here we go again. I'm here, Valenzuela City. I'm from Malabon. I took MacArthur Highway, then nag-right turn ako doon sa Lilinicuan at Bank Street yun. Ewan ko lang. So tapos dito ako ngayon sa BB, Marulas ito. Pupunta ako ng Novaliches, San Bartolome. So instead na mag-EDSA ako at Quirino Avenue, nag-take ako dito sa loob. Sa loob ako ng Valenzuela, dumaan at lalabas ako ng Ugong. And then I will take Que Grande at lalabas ako ng Mindanao Avenue. Bago mag-U-turn ako sa Quirino and papasok ako sa Kings Point subdivision. And ang labas ko na noon ay sa may San Bartolome. Okay naman sa EDSA at saka sa Quirino. Mabilis at hindi ganun karami ang lubak. Unlike dito sa aking dinadaanan, mamaya may madadaanan tayo. Yung ito, nakita niyo yung road, di ba, matubig. It is because yung MDO Maynila, meron siyang ginagawa. Oo, yung ginagawa ng Maynila dito, tagal ng panahon ginagawa ito, hindi pa matapos-tapos. Akala ko nga nung dati tapos na. Tapos na simentuhan na, tapos na asfaltuhan na. Pagkatapos sinira ulit, paulit-ulit, pabalik-balik. So, gumagastos lang sila. Gumagastos. Makikita mo may mga lubak dito, may mga metal plate na nakalagay sa kalsada dahil may hukay dyan. Yan. Kahit paano, marami pa rin dumadaan dito sa dinadaanan ko. Shortcut ito papunta dun nga sa upo. Matadaanan natin ang bahay, pare. Doon kasi ito dumadaan yung tagos nito. Yan, nakita nyo, may nilag. Tapos may mga plates, metal plates sa road na kalatag. Yan, nakita nyo nasa kaliwa, metal plate. Ang dami nilang hinuhukay dyan, halos hindi pa tapos, maghuhukay na uli sila ng panibago. Lalagyan nilang metal plate. Yung pinakakanto rito, makikita nyo may malaking bilog. Yan, yan o, dito. Yan, may malaking bilog dyan, ayan o. Ano po? So, sa kanan, kakanan tayo dito. Meron ditong resort. May resort sa kanan ko dito. And hindi ko makakita ng aking camera kasi nasa dibdib ko yung camera, wala sa akin. Ano yan, yung kanan yan. Resort yan, resort yan. Swimming pool sa loob. Tapos pupunta tayo dito sa bahay pare. Yung dinadaanan natin, meron dito yung ginagawa nila, yung parang estero na malaki. Actually ano to eh, biyahe ko to ng June 6, 2019 pa. So matagal-tagal natin ito at yung siyempre nung nagsimula na yung pandemic at nagkaroon ng quarantine, hindi na ako nakakadaan dito. So walang biyahe. So hindi ko alam ano ba itsura nito sa mga ganitong panahon. Okay, so I'm still recording this for ano ba purpose natin, ba't natin nag-record to. Wala lang, na-miss ko lang magbiyahe. Anyway, ayan, nakita nyo, no? Laging basa rito. Nandito may DPWH dito. Ito yung stero nito. Tataasan nila to, yung lalagyan nila ng mataas na pader. Kasi ano yan eh, binahayan yung mga informal settler. Inalis na nila. Ito na yung bahay pare. Ewan ko bakit ito tinawag na bahay pare.
siguro bahay ito ng mga pare, kaya tinawag na bahay pare. Ayan. Ayan, maliit lang kalsada rito, maliit lang. Hindi pwedeng magsalubungan. Yung motor, single, pwede magsalubungan. Pero yung mga four wheel, hindi pwede. O yan, katulad yan, may makakasalubong akong elf. Kailangan kong gumilid. Kasi baka masabitan yung aking PCX-150. Oo. Eh, nung tinitake ko ito, ilang buwan pa lang yung aking PCX. Kasi 2019 siya. Stop muna tayo dito. Ah, hindi pala stop. Ayan, malito yung kalsada rito. Titignan natin kung nagda-drop pa rin yung aking video. Kasi kapag nagre-record ako ng video gamit itong OBS, maraming parang lagging, nagla-lag. I'm just using my OBS para ma-overlay ko itong aking boses. Ayan. Ito yung lugar na yon. Ito yung papuntang ugong. Paglabas ko nito ay sa Paglabas dito, tawag dito, Genti, General T. De Leon Street. Okay. So, ayan. Ayan, kumakanta pa ako dyan, bicycle daw, bicycle. Ayan, nakita mo yung mga gamit ng no? May ginagawa pa rin dito ang MW, ang Maynila, hindi pa rin sila tapos gumawa. Ayan, inunahan ko yung payloader na maliit. Ayan, ang sama ng kalsada, mapapansin nyo naman, talagang umuuga-uga ako. So, laging... ito yung daan na ito, hindi maganda talaga. Kung ayaw nyo lang malubak, kaya doon na lang kayo dumaan sa Ayan, nag-stop yung aking nag-stop. So, ibig sabihin, nagpalit yata ng motor. Diba? Sobrang lubak, Ito nga ba nagre-record ako, namimaintain naman niya yung 60 frame per second, pero ang taas ng percentage ng CPU yung ginagamit niya. 73.4% ang aking CPU ginagamit ng OBS. So, nasa, pa lang ako, 8 minutes. Nasa 8 minutes pa lang ako, magna 9. Ayan, ito na yung ito na yung Gen T. General T. De Leon. Ayan. Ayan, pati rito sa labas merong nililinis yung daming obstruction. Naglilinis sila ng mga imbornal, kanal. Ito, eskwela na ito. Lourdes yata ito eh. Lourdes. Diyan nag-aaral si Kian, yung napabalita dati na napagkamalan. I do not know, syempre, kung napagkamalan yun o ano. Pero diyan yung nag-aaral si Kian. Sa kanan ko, makikita ninyo, meron ditong one mall. Ayan, one mall. Hindi pa ako nakakapasok diyan. Sa one mall. Ewan ko lang kung ano tsura niya sa loob. Tatawid na tayo sa tulay. Sa tulay. Ito yung ilalim ng tulay na ito. Yun yung North Luzon Expressway. North Luzon Expressway. Yan. Pagkalampas ko rito sa tulay, kakaliwa ako. Yun yung Key Grande. Yan yung Key Grande. Nandito sa kaliwa ko.
Tapos dire-diretso na ito, yung key grande na ito, hugong. Hanggang doon sa kabila, papunta ng Mindanao Avenue. Palayin kito kaya medyo maraming... Palag-stop uli, maraming traffic. No? Hanggat maraming traffic. Maraming nakahambala. Hindi pa to quarantine eh, kaya ang daming ano. Pero itatry ko lang siya kasi titignan ko kung maganda na yung nagiging outcome nung pag-record ng video through OBS, using OBS. Kasi hindi ko makuha yung setting eh. Baka may alam kayo sa setting paano hindi magiging parang naglalag sa trap. Parang nagpuputol-putol. Ito, after this, doon ko pa lang siya malalaman kung nagpuputol-putol o hindi. So, yung biyahe ko medyo matagal. Ano? Mas mabilis kapag ang biyahe nyo, dumaan kayo ng EDSA tapos Quirino. Mabilis doon. Kasi diretso yun eh, mas mabilis. Pero dito kasi, bakit ko dito gusto? Wala lang, ayokong dumaan sa EDSA tsaka sa Quirino. Matraffic din naman sa Quirino eh, sa Quirino Avenue. Traffic doon, dami sasakyan. Kaya dito, medyo hindi naman maganda yung sasakyan, pero at least, parang, basta, ayoko doon. Anyway, so, 11 minutes na, magto 12 minutes na yung ating recording. Dahil sa liit ng kalsada rito, yung tulay po, yung tulay na dadaanan natin. Maliit yan. Isa lang nakakadaan dyan, maliba na lang pag kaya yan, so, pinahinto muna yung mga daraan dito sa site na ito para makadaan dito sa kabila, sa kabilang end. Ayan. Especially, pagka ang makakasabayan mo, katulad dito na sa unahan ko, na delivery van. Tapos hindi ko pa nakikita kaya hindi ako nakaka-overtake din. Hindi ko nakikita kung pwede ako mag-overtake. Ayan, maliit lang yung tulay dito. Kita nyo yung sa kaliwa ko, no, yung power line. No, yung ano, power line. Parang high tension wire. Titingnan natin mamaya kung okay ha, kasi gusto ko siyang i-upload sa YouTube. Wala lang, trip-trip lang para lang may ma-i-post. Saka sinusubukan ko rin tong OBS kung paano gawin, kasi di ba pwede ka mag-edit dito eh. Edit ka lang, hindi, kasi wala akong Premiere eh. Tapos, itong laptop ko, mahinang ang klase, Celeron lang to eh. Hindi nga kaya nitong ano eh, hindi nga nito kay OBS eh. Kaya naghahanap ako ng pwedeng setting para hindi siya naglalag. Sana makabili ako ng ano, ng computer. Gusto ko nga itong palitan yung laptop ng mas mahal. Kasi, actually, itong laptop na ito, eh, pinili ko lang ito for typing sa office, di ba? Office Word and PowerPoint presentation. Para dun lang ito. Eh, nung nagkaroon ng ano, nagkaroon nga ng lockdown, quarantine, eh, ito, gagamitin ko pala ito for video editing, video recording para sa message. Kasi walang church eh. Wala kaming nakaban pa rin yung ano yung mass gathering kasama ang mga religious gathering. Pero napagtataka bakit naman nakaban yung religious gathering. Pero makikita mo naman ang dami naman nagtitipon-tipon ano. Yung pang religious gathering ang pinan nila. Kasi hindi nila nakikita yung religion as essential. Ano ba yung religion? Entertainment lang ba yun? Diba hindi naman?
essential yun actually, marami ang nadidepress because of this pandemic . So the more so we need encouragement from the word of God. Ito, kinuha ko yung ano, yung nag-right turn ako dito kasi ayoko nung sumusunod sa traffic. Sabi ko hindi ako maka-overtake kasi kita ko lang yung likod niya . Ayan, litit ang kalsada. Ito, medyo maraming humps dito. Ang tataas ng humps dito. Isa, sumasahid yung ilalim ng aking motor. Ayan, malambot yung aking ano, malambot yung aking malambot yung ano ko, absorber, ano, shock absorber ko. Malambot. Ayan, kaya kapag dumaan kayo dito, ingat lang kayo sa pagdaan. Mabigat ako nasa 90 kilos ako actually 96 na yata ako, hindi ako natitimba, pero dati nasa 90. Mabigat na rin yun, mabigat. Kaya nga compared mo dun sa ibang nagpi-PCX, no, yung usage ko rito ng fuel mas mataas, so yung consumption siguro nasa ano ako nasa 36 per kilometer, 36 liters per kilometer, mga ganon naglalaro kasi mabigat ako yung iba nakakaano ng 50 kilometer per ano per liters per kilometers 50 kilometers per liter ng consumption nila sa ano. So ito nasa gilid ko, nasa kanan ko, ito yung smart connect tawag dito, NLEX pa rin to. Karugtong ito ng NLEX, ito yung nanggaling sa smart connect papunta ng ano ng Mindanao Avenue. Ayan, natatanong nyo yung parang ano, di ba yan, ano yan, yung bayaran at bayan ano, toll yung ayan, nasa kanan ko. Okay, so ayan. Malapit na ako sa Mindanao Avenue. Ayan. Nasa Mindanao. Dito ako dumadaan palagi. Mas okay na ako dito na dumaan kaysa dun sa EDSA, kaysa mag-EDSA. Tatapusin ko lang ito para makita natin kung naglalag pa rin siya. Ayan, okay. So, labas ko nito, Mindanao Avenue. Ito, sako pa rin to ng Valenzuela. Ito ay upong. Dito, malapit dito yung, subway. Yung subway depot. Yung station. Yung ginagawang, subway nga. Ito kasi magsisimula, yung ginagawa, subway. Dadaan ito ng Mindanao Avenue. Ito, nasa Mindanao Avenue na ako. Ayan, stop muna tayo. Ayan, yung mga lumalabas sa truck, galing yan ng NLEX. Dumaan ng Smart Connect. Ayan. Kapag dumiretso ka dyan sa highway or sa NLEX, paglapas mo ng Smart Connect, pwede pag kumanan ka, papuntang north, pagka kumaliwa ka naman, papuntang monumento. Pero pag dumiretso ka, sa karuhatan yun. Tapos sa karuhatan, pwede kang dumiretso hanggang doon sa Arden. Diretso ka na lang Arden, gamit mo yung Skyway na bagong gawa. Ganda ng view parang ginagaya ko lang si yung isang nagwa-vlog. Ganda ng view. Ganon. Ganda ng view dito. Nasabay tawa. Yan, ang lalaki ng truck na tumadaan. It's either yan, didiretso dun yan sa may Arden, or syempre, bababa ng expressway. Pero malaking ginhawa na rin yung tulong yung Skyway na yun, yung sa NLEX papuntang Arden, dire-diretso na sila kung pupunta sila ng pier, o kaya magagaling ng pier.
hindi na sila dadaan ng EDSA. Kaya dito naman nagkaroon ng traffic sa may Mindanao Avenue. Ano mo naging traffic dito mula nung nabuksan to? Ano yan? Mula nung mabuksan to yun. Naging mga traffic na rito. Ang dami na kasing truck na dumadaan. Yung papasok ng EDSA. Ayan. So, binabaybay natin ngayon ang Mindanao Avenue. Order ako ng ano, ng V8, yung V8 card para may sounds kapag nag-recording ako. Pwede ko siyang lagyan ng tugtog para hindi maging boring ano. Tsaka para merong mag parang mag ano lang mag merong magre-react. Ayan, dadaan ako sa ibabaw. Yung kaliwa ko, yan yung underpass. Papunta yan doon de diretso. Lulusot sa may Quirino. Ako naman, pupunta ako ang Quirino. Tapos, mag-u-turn ako dito. Yan. Yan. Ito, Quirino to, yung nasa harapan ko. Quirino Avenue yan. Tapos, mag-u-turn ako. U-turn ako dito, tapos, tapos nun eh, kakanan ako, papasok ng Kings Point Subdivision. Nandito yung subdivision. Mataas pa rin yung percentage na kinakain ng aking CPU o percentage usage ng CPU na ginagamit ng OBS. Pero na-maintain niya yung 60 frame per second na recording. 21 minutes na tayo nagre-recording. Testing lang din naman. Tinetest ko lang. Ang hingi ng preno eh. No? Parang ano, metal to metal na eh. Ito na yung Kings Point. Ito na yung Kings Point. Kings Point Subdivision. Pagka kumanan ka rito, lalabas ka rin ang Kings Point. Maliwa ka, yun na yung Kings Point. Eto, dito yung Kings Point na subdivision. Nandito na siya. Sana umokay, ano? Para kasi yung pwede ako mag-record. Pwede ako mag-record pagka nag-biyahe ako. Tapos, i-upload ko na lang. Oo. Okay, so malapit na ako dun sa pupuntahan ko. Malapit na ako. Nandito pa rin ako sa Kings Point. Tignan mo, nagsasalita ako. Pero naririnig nyo ba? Kasi yung gamit kong ano, action camera, ano yan eh, Supremo Conquest, tapos wala siyang external microphone, kaya hindi maririnig yung boses ko kapag nagsasalita. O naririnig siya pero hindi ganun kalinaw. Oo. Ayan na.
ko nga rin naririnig kung ano yung sinasabi ko eh. Nagsasalita ako dyan eh. Kasi nga diba, parang naiingit ako dun sa mga nagbo-vlog. Para tapos i-upload mo sa YouTube, tapos may mga nanonood, ibabash ka. Ang galay mo. Nag-upload ka lang sa YouTube para i-bash. Saan may mga ganong tao ay wala magawa? Nasa Kings Point pa rin tayo. Ayan, Kings Point Subdivision. Ayan, diretso lang ito, tapos may dadaanan tayo ito, magsaysay at ang tawag doon. Malapit na tayo. Ito bagong gawa. Actually, nung bago nag-lockdown, itong kalye rito ginagawa na. Naayos. Itong dinadaanan ko ngayon, hindi pa yun ayos. Ayan. Namimiss ko na nga pumunta rito eh. Kasi tagal-tagal na rin, mga 3 buwan na mahigit. Eh, no? Wala kaming... Wala. Hindi na ako nakakapunta rito. Ayan. Magsi 7-11 pa ako. Ayan, sige, hanggang dito na lang. Magsi 7-11 pa pala siya. Okay. Off na muna tayo. 7-11 pala ako. Napaaga yata ako. Ilalabas ko muna yung aking para wag mainitan. Hindi ko pa napapalitan yung seat o yung upuan. Yung pa rin. Bago na iupuan ko, pinatabasan ko. Okay, so hanggang dito na lang muna. Bye-bye!